Mallows! Welcome and welcome back to my channel. So for today's vlog, we're gonna be showing you the second day and the part 2 ng tour natin here in Coron. So before anything else, kain muna tayo! And mamaya after natin kumain, may susundo at maghahatid sa atin sa port kung saan mag-i-start yung tour A natin. We can go in part of Palawan. You can say to everyone, Mayat na timprano. Mayat na timprano. Yes, Mayat na timprano, it means good morning or magandang umaga. But only here in the land of Palawan, you can say to everyone because that's our local dialect here, okay? So, magandang umaga, of course, whenever you can go in the Philippines, you can say to everyone. Ayan, Mallows, after a little briefing and pagpapakilala, pupunta na nga tayo sa first destination natin, which is yung Green Lagoon. So, ayan, Mallows, nasa Green Lagoon na kami. Ayan, kakayak kami dyan, papasukin namin yan. So, ayan, Mallows, as you can see, most of us nag-rent ng kayak. Kasi, for those who rented kayak, sila lang yung inaalaw na lumayo or libutin yung area. And para naman sa mga hindi nag-rent, they can swim around the boat and pwede rin naman lumayo. Pero make sure, alam mo sa sarili mo na kaya mong sagipin yung sarili mo. Hey guys, nandito na po pala kami sa Green Lagoon. Ayan, ayan ang itsura niya and pinasok namin yan. Diyan kami nag-photo opportunity or dun kami nag-photo picture taking. And then, pagtapos ng picture taking, hahayaan na kayo ng tour guide. Charot! Hahayaan na kayo ng tour guide pag gala. So ayan, bibigyan naman kayo ng more or less 1 hour para libutin kung ano yung gusto niyong libutin. Ayan, medyo napapalayo na tayo sa boat pero balik na ulit tayo kasi medyo maalon na. So ayan, Mallows, as you can see, medyo kalmado na yung waves dito. Kasi doon medyo delikado eh. Do, marunong kayo lumangoy. Siyempre, we can guarantee the safety of our guests. Oh, guys pala tayo. So, ayan. Balik na tayo doon. Oh, pakta dyan. Oh, pak! Say hi to my vlog! So, ayan. Nakikita nyo naman, di ba? Sobrang green niya. Oh, ayan. Tapos napapaligiran tayo ng mga rock formation na may damo-damo. Ayan, Mallows, babalik na kami sa bangka para sa ating second destination. So, ayan, Mallows, we're here at our second destination and this is called Queen Reef. So, sa destination na to, hindi naman required na mag-exert ka ng effort para lumangoy or mag-dive. Ang ginagawa lang dito is sipila kayo or yung magiging centipede kayo pero hindi yung sa movie, ha? Hahawakan nyo yung paa ng bawat isa and then magpo-float lang kayo. Then, hihilahin kayo sa pinakaunahan ng tour guide para ilibot kayo sa area ng Queen Reef. So, if nagpa-plano kayo to travel here in Coron, wag na wag nyong papalampasin yung mga gantong activities. Kasi tulad nito, kung merong rock formation, dito may coral formation. And makikita nyo naman kung gaano ka-colorful yung mga corals dito. And imagine, para silang bouquet na corals. And kaya pala as much as possible, naka-float lang. Kasi pag nag-float ka ng nakatayo, may instances na pwede mo silang masipa or maapakan. So, dalawa lang naman yung pwede mangyari. Masusugatan ka nila or masusugatan mo sila. So, kung ano yung advice, yun na lang yung sundin natin, okay? Kaya much better kung magsusot kayo ng aqua shoes. Kasi pag nasugatan ka ng corals, more or less than a week bago gumaling. Ayan, Mallows, it took almost 10 minutes yung paglilibot namin sa Queen Reef. So ayan, Mallows, pupunta na tayo sa third destination ng ating tour.
So ayan Mallows, this destination is called Coron Youth Club Beach or mas kilala bilang CYC Beach. Beach na to yung pupuntahan nyo pag lunch nyo. Kasi dito sila nagpe-prepare sa boat nyo ng pagkain. Then habang nagpe-prepare sila, papababain kayo. Tapos swimming-swimming lang kayo. And then pag ready na, papakyatin na ulit kayo. After kumain, alis na rin dito. So ayan Mallows, as I've said before, habang nagpe-prepare sila ng food natin for lunch, pwede kayong mag-swim around the boat or pwede kayong mag-practice. O diba, dyan pa ako nagpa-practice para magpalubog. Super crystal clear ng water, diba? Ayan, after namin kumain, may pinuntahan kaming isang place na pwede mag-dive. Ayan, as you can see, dito pa nga kami nagpa-practice. Sige, lalapit ko. Pag-alarot, baka sarapit eh. 1, 2, 3, go. Oh, ayan, di ba? Sobrang effort. Todo effort si Kuya, tapos hindi pala ako lulubog. And ipapakilala ko nga pala sa inyo Mallows kung sino ang ating naging videographer, nagtsatsaga sa atin, nagtuturo sa atin kung paano mag-dive. Si Kuya Franz lang ng Coron yan. Hep hep, hindi siya tour guide or anything else. Captain siya be, captain. Captain siya ng isang bangka. Tapos ginaganyan natin. Pero ayun nga, super 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 nagpapasalamat kami kasi kung hindi dahil kay Kuya Franz, wala kaming mga video footage katulad neto, katulad nung pumunta tayo ng Queen Reef, katulad ng lumulubog pa siya para lang mabidyohan tayo para magmukhang malalim. Alam mo yun, yung hindi na nila trabaho pero A for effort talaga para masulit at ma-enjoy mo yung tour mo. Kaya sa'yo, Kuya Franz, kung nanonood ka man, shoutout sa'yo. Super thankful kami and hindi namin makakalimutan lahat ng effort mo. So ayun Mallows, kapag nagta-travel kayo, appreciate every little things na ginagawa ng tour guide or mga nag-a-assist sa inyo. Kasi minsan ito lang yung work nila pero nag-exert sila ng super effort pa para lang mag-enjoy kayo, para lang ma-assist kayo. So anyways, thank you very much Kuya Franz and kila Kuya Tour Guide. See you around po! Oh, katulad nito, hindi talaga ako lumulubog. Pero parang kasalanan pa ni Kuya Franz na hindi ako lumulubog. So ayan Mallows, pupunta na pala tayo sa next destination natin, which is ang Kayangan Lake. So ayan Mallows, we're here at Kayangan Lake. And syempre Mallows, after natin bumaba ng boat, kailangan natin mag-take ng more or less 350 steps para makapunta tayo sa mismong lake. And papunta sa Kayangan Lake, madadaanan din natin dito yung famous spot para sa picture taking. Ayan nga pala si Kuya Franz. Hi Kuya Franz! So yan Mallows, we're here at Kayangan Lake. And Mallows, Kayangan Lake is a crystal clear freshwater lake here in Coron, featuring underwater rock formations, caves, etc. Which is good for snorkeling and diving spot. And Mallows, ang Kayangan Lake ay isa sa pinakamalinis na lawa sa bansang Pilipinas. And it is composed of o binubuo ng 70% freshwater and 30% saltwater. As you can see, na kay Kuya Franz naman ang corona. O diba, sobrang lalim na niyan. At that time, hindi pa kami marunong masyado mag-dive. So si Kuya Franz talaga yung nagda-dive at bumababa sa ilalim para mabidyohan yung mga spot na hindi namin kayang puntahan.
Ayan, practice again. This time, sure na si Kuya Franz, nalulubog na kami kasi fresh water na siya. And hindi naman kami nagkamali, sobrang lumulubog kami. Pero problemahin mo naman is yung paglutang mo kasi sobrang lulubog ka kahit wala kang ginagawa. Ayan, by the time na nagsuswimming na lang kami, pinidyohan niya na lang yung sarili niya na gumagawa ng bubble ring. Ayan, pati buhay ng hipon hindi pinalagpas. Ang hindi ko malaman, anong ginagawa nila? After niyan, tawang-tawa sila sa sarili nila. So, here in Kiangan Lake, yan yung mga activities na pwede niyong gawin. So, ayan Mallows, babalik na kami sa bangka. So ayan Mallows, nandito na tayo sa Charms Hotel. Ayan, pagbalik natin dito, swimming pa rin. So I think Mallows, dito na nagtatapos yung vlog natin for today. So wait for part 3!